Pagod ka na bang hintayin ang happiness na dumating sa buhay mo? So, tigil mo na yan. So, samahan mo ako upang malaman ang mga tips upang makita ang tunay na happiness at contentment sa buhay. Tara! Hello guys! Welcome back to my channel and thank you for dropping by here. And for those who are new here, I am Sir Mark Jacos. I am a registered nurse and teacher from the Philippines. But right now, I am currently practicing my career as a professional nurse here in Coib. So for today's video, ayan po, kakawas ko lang. Wala na pong pasyente, nagtanggal na rin po ako ng gown. I decided to entails or ibahagi sa inyo ang mga tips para sa contentment at sa happiness. So, samahan niyo po ako. Tara! A few moments later. Oh, nandiyan na pala kayo. For today's video, sabi ko nga, bibigay ko sa inyo ang 7 tips para sa ating makamit natin ang contentment sa buhay at true happiness. Kaya pinili ko itong Jollibee dahil dito dito po lagi ang vlog ko. Samahan niyo po ako at maraming salamat. Kain lang po ako. Alam mo ba talaga maging masaya? O hinihintay mo pa rin na dumating ang panahon na hanapin ka niya? Madami na tayong fairy tales na napanood at nabasa. Pero ang happiness, hindi siya nanggagaling sa magic lang. Hindi rin ito yung mga bagay na mangyayari lang sa'yo. Ang happiness ay kinukultivate at may proseso. So, tara at alamin natin ang prosesong ito at i-discover kung paano natin ito makakamit. Science tells us happiness can be changed or varied through our personality, behavior, and thoughts. So yes, we can learn how to be happy or at least less happier. If you've been looking for happiness, the good news is that your choices and thoughts and action can influence your level of happiness. Madami sa atin na naniwala at nag-isip na ang happiness o contentment ay konektado sa ating mga accomplishments. We think o inisip natin na I'll be more happy if I will get married or I will be more satisfied at work kung mapopromote ako. Kailan natin makukumbinsi tayo na ang kaligayahan natin ay makikita kung kasali tayo sa isang marathon at natapos natin yung marathon at ako ang nauna o nabili ko yung luxury car na gusto ko. The truth is, we can create a feeling of happiness right now regardless of our circumstances. Ang true contentment ay malalim na pagtanggap kung sino at kung nasa ang sitwasyon ka ngayon. Iba ay hindi nakikita ang contentment na ito dahil focus sila sa nakaraan at focus sila sa future. Hindi nila sila nagpo-focus sa present. Malungkot man ang ganung balita ay huwag kayong mag-alala dahil kaya nga po nandito ako upang i-share sa inyo ang 7 tips upang makita natin ang happiness at contentment sa atin. 7 tips to find contentment. Number 1. Pause. When you find yourself unhappy with someone or something, pause, take a deep breath, and remind yourself to accept that person as they are and to embrace their good qualities or to look at the bright side of any situation. Number 2, stop buying stuff you don't need. When you feel the urge to buy something, think about whether it is a need or want. If the item is want, think about why you are not content with what you have now. Ask yourself, do I need this now? Wait a few days and see if the urge to buy it dissipates. Number 3, show people you appreciate them. Be present, offer kind words and actions to help build up your emotional bank account. The more you put out in the world for others, the more you will receive in return. Number 4, practice gratitude. Each day, identify at least one person, pet, or thing that enriches your life. Write your thoughts down in a journal.
When you find yourself unhappy, take a moment to review your entries and think about all the things in your life. Number 5, learn to enjoy simple things that don't cost money. Meaningful conversations, walking in nature, reading a good book, a trip to the beach, these things are all free and can often offer more joy than expensive endeavors. Number 6, live in the moment. Don't postpone your happiness by waiting for a day when your life is less busy or less stressful. That day may never come. Instead, look for opportunities to savor the small pleasures of daily life. Focus on the positives of today rather than dwell on the past or worrying about the future. Before I give my last tip, kailangan muna tayo mag-shoutout sa mga sumusunod. LCC Global Church, Chris David Pere, my father Renante, my high school friends Guys, Alpha Sisters, Team Love Love, Marlon Bello, Team United Star, my colleagues at Elite Medical Clinic, Dea Queen Salgado, Bataan ni Kevin, at Divina Jacos. And last but not the least, let God be the center of your life. Para mas lalo po nating maunawaan ang number 7, simulan po natin ito sa kwento ng isang doktor na plastic surgeon sa Amerika, si Dr. Maxwell Maltz. Siya po ay may isang asawa at yung pong asawa niyang yun ay naaksidente. At nung naaksidente po yung asawang niya, ay ginawa niya po yung mukha ng asawa niya at ang resulta po nito ay napakaganda. So, ang dahil po doon, dumami po ang kanyang mga customers or mga patients. Madami po ang nagpaparitoke na sa kanya ng mukha, ng bibig, mapatangos ang ilong lalo, mas mapaganda at mapabanat ang mukha nila. So, ganun po yung nangyari sa istorya ni Dr. Maxwell. Ngunit, ang nangyari po, nagkaroon po siya ng obserbasyon. During that observation, nakagawa po siya ng lipo na pinamagatang cybernetics. What are the principles to live by according to Maltz? The secret Maltz tells us is this: to really live, that is to find life reasonably satisfying, you must have an adequate and realistic self-image that you can live with. You must find yourself acceptable to you. So, anong connection nun sa ating tip number 7? So, if you let God be the center of your life, He will guide you and by the words from Himself. At ito ang sabi niya sa kanyang salita, Ephesians 2:8-10. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by the works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Wow, napakaganda ng salita ng Panginoon. Are you still not contented? Sabi doon, you will be survived or your salvation is given by grace of God and through your faith. At sabi din doon, you are made by His handy work. Ibig sabihin, masterpiece, ginawa ka ng Panginoon para sa kagaya niya. So hindi ka pa ba magiging satisfied ng ganun? Isa kang masterpiece na gawa ng Panginoon. After we learn about the story from Dr. Maxwell and from the scriptures given by God, so nakakapanindig balahibo po talaga. So imagine niyo po na kakalungkot talaga na naobserbahan ni Dr. Maxwell na may mga tao na hindi makontento sa maganda niya ng gawa ng bibig, maganda na yung gawa niya ng ilong dun sa kanyang mga pasyente, tuloy-tuloy pa rin yung pagpaparitoke. Although isipin nyo na kikita naman siya doon kung paulit-ulit at dadami yung pasyente niya, pero naobserba niya na yung self-image, walang contentment. Pero disclaimer lang po again, hindi po ako
again sa mga nagpaparetoke at nagpapaayos ng mukha, ang topic po natin about dito ay yung contentment. So, aside from that, nakakatuwa talaga na nung nirelate natin yung Ephesians 2:8-10 ay I feel like contented talaga. At tapos, cloud 9 talaga yung pakaramdam nung mine-meditate ko itong how I will explain this this video or this topic, tip number 7, kasi nakaka-piloerection talaga or nakaka-goosebumps yung salita ng Panginoon. You would imagine, masterpiece, complete joy talaga. Are we still not contented? Panoorin natin ang video na ito upang makita natin kung gaano tayo ka-blessed. After copulation, cervical mucus traps the sperm. Life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Are we still not contented? I don't think so. Basahin ko Genesis 1:27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. By putting God as a center of our life, we can be contented of what we are and what we have right now. Another promise of God to His people, 1 Timothy 6:6-8. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. God is really good on His ways by giving another words and promise to us. Philippians 4:10-14, But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. True, you surely did care, but you lack opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and all in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthened me. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. In any crisis that we are right now, don't forget God's words. He just wants us to keep our faith to Him. So we must therefore learn to be content by limiting our wants rather than attempting to satisfy them. Otherwise, it will be an endless pursuit. But if we are contented, we will find joy in what God given us. A grateful heart is a sign of contentment. So we must thank God for all the blessings.
He is so richly provides. Those are the 7 tips on how to find contentment in our lives. So maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like, share, and subscribe, and comment down below. Thank you! Hello guys! Thank you for watching my channel! Cause I'm in the stars tonight.